Ang ganda ng start ng TNT sa first half at matindi agad ang nangyari between Sisan and Eram. Nakakuha agad sila pareho ng 2 personal fouls while mas mabigat yung nakuha ni Eram dahil sa extra motion na ibinigay niya kay Sisan after a foul on Jeremiah Gray. Natawagan naman ng F1 si Kabuntin dahil sa pag-foul niya kay JB. Tumama kasi sa mukha yung kanyang kamay while trying to hit the ball during the layup. Yung depensa ng TNT ang naging factor kaya lumamang sila early and may opensa din na nakuha kay Castro, Pugoy and Kabuntin, which is missing nga noong game 1. Yung isa pa sa magandang ginawa ng TNT is nakukuha nila yung rebounds and points of turnover. Oftana leads TNT in terms of those offensive rebounds while steady lang si Mikey at RSJ. Nagkaroon naman ng runs ang Ginebra before the end of second quarter with their fast break off a turnover, then highlighted by si Stan Dunk, pero kontrolado pa rin ng TNT yung game and JB was well defended kaya nalimit ang kanyang opensa. Hindi din nakapitalize ang Ginebra yung foul trouble sa mga players ng TNT dahil di din sila maka-execute na maayos while wala ding nakuwang support from the bench ang Jeans. Malaking disparity is yung 3-point field goals ng TNT na may 42% against 24% ng Ginebra. Then the defense were reflected on the steal difference dahil nakakuha ang TNT ng 8 then na-convert nila yung 12 turnovers ng Jeans with 16 points as against only 6 from Ginebra. Pagpasok ng third, same energy pa rin yung binigay ni RSJ in getting those offensive boards while di makakuha ng momentum si JB and even Jamie as well ay wala sa usual game niya. It was the tandem of Scotty and Sista nang nag-provide ng solid numbers but was not enough dahil natapatan din yung puntos nila with Pugoy stepping up. And maganda yung pinointout ng isa sa commentator kung paano nakakapuntos ang TNT. It was all because of the small gap na inexploit nila lalo na nung second half na kailangan nila i-preserve yung lead. Best example is this, RSJ knew he will be doubled sa poste and good read by Oftana to flash in that small gap para makuha yung pasa and the space was enough para magawa niya yung fadeaway shot over Jamie. The next, nag-space out sila by putting 2 shooters sa weak side, Pugoy sa corner while Oftana sa wing spot. Then PNR action sa taas, once umangat sa screen si Maya, matik na ibabounce pa si Castro kay RSJ. So when he rolls at na-draw niya yung attention ng defender ng weak side ay ikikick out niya doon sa shooter. And if nakarecover yung weak side defender, pwede ipasa sa corner. And that's what happened here. Na-draw yung defender ni Oftana na si Jamie kaya naipasa sa kanya ang bola. And since hindi agad nakarecover si Jamie and then JB was guarding Pugoy, kaya nakatira siya dyan. Ito attacking the small gap ulit by RSJ and once na-draw ulit yung weak side defender, ma-open si Pugoy. Namintis lang ang tira niya pati yung offensive rebound and putback sana ni Oftana pero still it was a good play. Then PNR action, pumunta sa ibabaw ng screen si Pinto then pasa sa roller. Na-draw yung weak side defender then kick out sa corner. Too late na yung challenge ni Jamie sa 3-point shot ni Pugoy. Kabilang side naman, high ball screen from Eram then ang sa ibabaw ng screen si Pinto then pasa sa roller. Check Scotty helping on weak side kaya naiwan si Kabuntin sa corner for another 3. The closest Ginebra could get is going 7 minutes in the 4th after nitong thrust ni Jamie. Then lumayo ulit ang TNT dahil pinahirapan nila sa depensa ang Ginebra by limiting JB na alam naman natin na sa last quarter talaga pumupukpok. At nakadali din yung mga offensive rebounds nila para makakuha sila ng second chance points. With Pugoy hitting outside and yung sipag ni RSJ na ma-out rebound yung mga nakaputi. Leading scorer for TNT ay itong si RSJ with 23 points while 21 points ang ambag ni Mikey and 17 points naman mula kay Pugoy. Big factor is yung off-the-bench contribution ni Oftana na may 14 points plus 13 rebounds while si Jason naman nakapagambag ng 8 points. Sa Ginebra, usual solid numbers from Sistan while Jamie had a silent 17 points, Scotty with his all-around performance of 16 points, 10 rebounds and 5 assists while non-factor ang bench ng Ginebra with only Pringle providing 5 points.